Hi! Exciting day today dahil pupunta po tayo sa Kadak, Lucena. City Anti-Drug Abuse Council. They will be holding mobile photography and social media platform seminar sa pangunguna po ni Ma'am Francia Britannia Malabanan at ng ABA Kadak Coordinator na si Ma'am Aida Cabuyao Dapula. Naimbitahan po tayo na maging resource speaker kung saan magbabahagi tayo ng mga idea kung paano ang tama at basic technique sa pagkuha ng larawan gamit ang mga bagong, of course, teknolohiya na lagi nating hawak, mobile phone. Makakasama ko po dyan si Danny Ordunez, pero mamaya pa siyang hapon, at saka si Miss Annalisa Pardilla, bukas po siya. Makakasamahan ko po siya sa Quezon Vlogger PH. So, shout out sa Quezon Vloggers, kay Nicole, kay Dara, kay Danny, kay Annalisa, at syempre sa aming napakabait at napakaalaga, Tita Lelebet Azores ng SM City Lucena. Naging bisita rin po yata ang Youth Ambassador ng Lucena, ang gwapong-gwapong si Kuya Mark Alcala. So abangan natin yan. So ang pinakang layunin po ng seminar na ito ay magkaroon ng kaalaman ng mga kabataan. At syempre para makaiwas sila sa droga. At saka bukas po ay magkakaroon din ng mobile photography contest. Diyan natin malalaman kung na-apply ng mga kalahok o ng mga attendees ang kanilang natutunan sa amin. So I am very excited and honored. Pero kinakabahan po talaga ako dahil I hate public speaking. Hindi po ako magbablog. Kukuha lang tayo ng kaunting video clips at yan ang isi-share ko sa inyo. Okay? Pati muna tayo dito sa 7-Eleven. Hindi kinakabahan ako. Hindi kasi sanay ako sa public speaking. Meron ditong honesty store, oh. Upang makita ng social media kung saan ang updated na updated kayo, yun yung gagamitin natin para mas makantayo pa tayo ng mas maraming kabataan na may iwas natin sa pinagbabawal na gamit. At the same time, habang ina-enjoy natin yung paggamit ng social media, ginagamit natin siya sa kung ano yung nararapat, which is to inform, educate. Ang technique, pinakamaganda ang gawin kapag nag-video vlog ka. Ang tingin mo dapat dito sa lente. Sa lente ng camera mo. Hindi doon. Yun, titingnan mo lang yun para mapapos mo yung position mo. Pero pag nagsasalita ka na, dapat doon sa lente. Para yung connection mo doon sa audience, nag-uusap kayo ng mata sa mata. Pag kasi dito ka nakatingin, doon sa screen mo, nakaganyan ang tingin ko, hindi sa'yo nakatingin. Kaya dapat doon sa lente. Ganon din doon sa cellphone nyo. Nakalamin nyo kung saan nakaposisyon nyo yung camera. Doon ka titingin. Kahit pag nagsasalita ka, di ba? Pag tinignan mo buti yung photo mo, eh, sabi ito mo, wala din sa viewers na mata. Napakalaga yung protection. Kasi pag nag-vlog ka, nag-ipag-usap ka doon sa viewers mo. Narinig niyo ba yun na sinabi niya dapat may patience tayo? Importante na may patience tayo pagdating sa mga ginagawa natin, lalo-lalo na sa social media at sa photography. Kasi sabi nga niya, para makuha natin yung magandang shot, kailangan sakto sa timing. Ganito sa buhay. Lahat ng bagay kailangan ng patience. Kailangan sakto tayo sa timing, sakto tayo na ang ginagawa natin ay sumasang-ayon sa mga gusto natin at sa plano natin. Huwag natin pamadaliin. Higit sa lahat, pamilihan natin sa sobrang pagalan. Kaya kailangan may patience at huwag tayong matakot maging creative. Ngayon, napakaswerte po natin dahil tayo po ay may mga nagle-lecture sa atin ng mga sanay na about sa mga bagay na gusto natin gawin. Tayo po kasi ngayon ay nasa age na hindi naman natin sa ano, pero social media age na tayo. Social media can make or break you, di ba? Marami na po ang nasisira sa social media, marami naman ang natutulungan ng social media. Tayo, nagsasalita ngayon si Kuya Mark Alcala. Napakaswerte natin, kasama natin siya ngayon. Kasi marami sa ating mga Afro at Pilipino, sana nakakarami. Higit sa lahat, ipagdasal po natin na tayo po ay matapos na sa pandemic, na tayo po ay makabalik
na sa ating mga normal na pamumuhay. Pagdasal po natin ang ating future, ipagdasal po natin na marami pa tayong tao matulungan. Maraming maraming salamat. Ang Moses, consistency yung constant yung ginagawa ko. Nag-upload ka. Sinet mo yung goal mo na mag-upload ako every Monday or every Friday. At sinabi mo mag-upload ka every Friday or every weekend, dapat mag-upload ka. Chicken brew? Yes. Wow, saan nakapwesto yan? Sa may gulang-gulang po tabi ng Meralco ko. Kasama natin ngayon si Kuya Mark. Napakaganda nung kanyang message dito sa mga kabataan na nag-attend ng seminar ng about mobile photography. Kuya Mark, ano pang may dadagdag mong sabihin? O, paka-shoutout naman ako sa channel mo. Mag-channel ka, alam ka. Siyempre, sa ano, sakto nga, mag-ano po tayo ngayon. Shoutout po natin siyempre si Sir Diego. Dahil malaking tulong po ito sa ating mga kabataan na unang-una, social media age na kasi tayo ngayon eh. So maganda, ang napapakita natin sa social media platforms natin is yung awareness. Lalong lalo na po marami po ang nade-depress sa panahon ng pandemic. So maganda po at least habang nag-spread sila ng tamang awareness, natutulungan naman sila ni Sir Diego kung paano ba ang mga tamang pag-picture, paano mas maging creative. At higit sa lahat, maganda kasi dahil sa mga ganitong event, nagkakaroon sila ng confidence na mas maging creative at saka mas marami pa silang knowledge na natututunan pagdating sa photography na hindi naman natin alam na may mga ganun palang bagay. Tama? Yes. Di ba? Napakaganda ng message mo. Oh, mga minsan, nakakulab tayo minsan. Hindi, ngayon pala, nagkukulab na tayo. Wala naman so, problema. Ito, busy lang si Yan kasi kaya Mark, kailangan na din niya. Marami siyang ginagawa. So, shout out sa kanya and I hope na he will succeed kung ano man yung mga gusto niya pang gawin dito sa Lungsod ng Lucena. So, kaya Mark, good luck sa iyo. Thank you good po. Salamat po ng marami. At sa company. Pakikumusta lang ako kay Mayor Don Don. Opo. Salamat po ng marami. Kahit na niyo, napaka-gwapo ni Kuya Mark. Artist na kayo ng dating. Ayun. Kasama din pala natin dito si ang tatawag ko sa Rachel yun? Po. Rachel. Bunsong kapatid ni Kuya Mark. Sorry. Yung mga akana na magaganda. Tsaka mabait at matutulong. Shoutout natin yung kanyang restaurant. Chicken Dinner. Chicken Brew? Yes. Wow, saan nakapwesto yun? Sa may gulang-gulang po tabi ng Meralco. Tabi ng Meralco. Toran siya. Anong pagkain ang mabibili namin doon? We have authentic Korean fried chicken and different kinds of flavored beer. Pero MACQ ngayon so wala pang beer. So yun. Meron siyang restaurant. Pero bukas naman. Bukas na ngayon. Sa may katabi ng Meralco. So, guys, pwede nyo bisitahin yun. Tikman yung kanilang menu doon sa restaurant. Chicken beer. Chicken beer. May isang kakain tayo doon. Kami sa 7-Eleven ni Ana. Hintay namin yung sundo na yun. Papunta dun sa seminar. Day 2. Kahapon, day 1 ako lang. Ngayon, kasama ko na si Ana. Kinakabahan siya. Oh, kinakabahan po. Hindi siya masyadong prepared. Hindi ako nakatulog. Wala pa yung aming sundo. Sinisipan ako. Gusto ko magpakita sa mga tao. Dito ako sa main channel ko. So, yun yung purpose nila. Kasi, nare-realize ko, pagdating ng panahon, there are times na ayoko na magpakita at gusto ko pa rin mag-vlog. So dito muna ako sa kabilang channel. So yun yung purpose nila kung bakit naging dalawa yung aking YouTube channel. Why over quality? Huwag niyo kayo masaglang lang ng vlog. Ano? Dapat yung vlog niyo quality. Ayan, so interesado. Yan, so meron naman. Pakita kasi
YouTuber. Actually, nag-start lang ang lahat 2018 na nag-start ako mag-vlog through curiosity. Kasi siguro that time, nabuboard ako 2018. Atin po ang napakasipag na lecturer kay Mr. Diego Tanifranca. Kay Ms. Ana Pardilla. Gusto po ang lecture sa atin. May natutunan na ba tayo? Sigurado kayo ha? Kasi napaka-importante na mga tinuturo ni Sir Diego. Unang-una kasi, yung magagamit kasi natin siya sa social media platform natin. Gusto naman kasi natin content ng social media platform natin is ma-spread yung awareness about siyempre na sa mga kapwa kabataan natin na miwas sa mga illegal na gawain. 1, 2, pinay na lang! Talaga ka na! Kami yung sukle! Yes, pa! Dahil alam po natin yung mga posting, yung mga ating po mga editing ng mga kung ano na videos, pictures na ginagamit po natin sa ating po barangay bilang pamakampanya na rin po natin sa ating po pag-iwas sa illegal na droga at terorismo. So syempre nagpapasalamat po tayo sa mga kabataan po dito din sa panahon ngayong oras na ito na nakikisa po at sumusuporta sa mga ganito pong programa ng ating Lucena City at Tayo Ragabis Office. Sana po ay marami kayong matutunan. Isa puso niyo po yung inyong mga natutunan dahil ito po lahat ng ginagawa po namin ay para po sa ikabubuti at sa ikawulat po ng bawat kabataan na sinahin. So, dito rin po kahabaan, galing mo niya, ang hirita president po ng Lucena de Lucena, na lubos po naniniwala ng kapag ng kabataan at ang mamaya ng Lucena de Lucena ay malayo sa ilang droga at terorismo. Diyan, higit na pasensyo. Maraming maraming. Participation in mobile photography and social media platform seminar, and the rest is the same. Kaparehas na ng kanila. Okay, this is presented to Rafi Kulpa. Na-intervention man lang kayo ng vlogger. Josephine Eleptico. Next, Almin Pudong. Joy and Sarnia.
saya dito. So, ayun, that I really enjoyed that. Thank you so much, Kadok Lucena, and to the city government of Lucena, sa pamumuno ni Mayor Dondon Alcala, at saka ng ating youth ambassador, Mark Alcala, kay Ma'am Francia, at kay Ma'am Aida. Thank you so much po. I am really honored to have this certificate. Na-witness ko rin po how the student attendees, yung mga kabataan natin, kung gaano sila ka-eager na matuto. Napaka-energetic nila with so much passions. And one thing, nahirapan po ako mag-judge doon sa photo contest. So, mabilis silang pumikap at nai-apply agad nila yung mga itinuro natin. So, that made me happy to be in their presence. So, marami pong salamat. Meron din pong vlog si Kuya Mark sa YouTube at saka sa Facebook. Hanapin nyo lang po, Mark Alcala. May kita nyo. Kita-kits ulit tayo next time. Bye! So, ayan guys. Si Kuya Diego naman yung nag-judge dito para sa mobile photography. So, ano masasabi mo sa mga pictures ng mga entry nila? Parang natuto sila dun sa tinuro natin, ha? Oo, agad natuto. Ang bilis, ha? Alam niyo, kaka-seminar lang kanina pero na-apply na agad nila ngayon dito sa mobile photography contest. Yung ganyan, yung maliit lang. Basta palalakihin. Nakapag-judge na ako kanina, guys. Nauna na ako. So, siya naman yung mag-judge. Ang hirap pala ng ano, ng judge. Pag-judge ka, mahirap. Oo, 5 daw yung pipiliin. So, siya naman yung nag-judge. Ayan. Ito, maganda to.